Yo, what's up guys? I'm here again. Welcome back to our channel, Kalimay09, ang makulit channel. Pero may sense, at unti-unting lumalaki dahil narito sa inyong suporta at tiwala. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At bago lang tayo magpatuloy guys, shout out po muna kay Bro Rubric Vlog. Ayan bro. And also to our friend Sung Yun Yang, shout out bro. And I would like to greet you a happy 5th anniversary of Icon and Attention. And also to Federal Post TV Magazine, Bro Beethoven, special shout out sa'yo. Salamat. Okay, balik tayo sa ating barya. Alam nyo guys, ang 1 piso 2006 ay medyo mahirap nang hanapin. At sa akin din kaalaman, ay pangalawa ito na mahirap hanapin sa 1 piso year 2005. Ayan po, isa yan sa hard to find. At pumapangalawa itong 2006. Kaya siyempre, hindi natin ito palalampasin. Mamaya po hanapin natin sa online kung magkano na ito binibenta. At sa tingin ko guys, maganda lang ang value nito. Sana hindi ako nagkakamali dahil mapapaya talaga ako pag nagkataon na. Okay, ngayon po ay alamin muna natin ang konting features nito para makilala natin ang lubusan. Kailangan yun dahil sariling atin ito eh. Pero guys, alam nyo guys, wala akong makita sa Google sa about sa features nito, yung kanyang materials. Hindi ko alam kung bakit eh, baka tinatago ng Google sa akin. Pero ito, kaya wala akong makita, ito na lang. Diretso na tayo dito sa kanyang obverse. Ayan, Republika ng Pilipinas yung lettering niya, at si Jose Rizal na nakaharap sa kanan, at yung value na 1 piso at yung pangalan niya. Tapos sa ilalim ng ulo ni Jose Rizal yung logo ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, at sa ibaba yung year na 2006. At yan, at kapag binalik natin, binaliktad natin sa reverse yung lettering Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, tapos yung year na 1993, sa gitna naman yung araw na papasikat sa ibabaw ng bundok. Hindi ko lang alam kung anong bundok to guys, baka bundok ng konto, tralala. Ayan, tapos yung tatlong star na nagsisimbolo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, at kung bibigyan ko naman ito guys ng grade, ayan guys, dapat marunong din po kayong mag-grade sa mga bariyang inyong hinahawakan. Pag-aralan po ninyo, mayroon po akong video kung paano mag-grade ng bariya. Ito, mabibigyan ko ng grade ito guys, para sa akin, nasa ko ito, extreme defined. Kasi nakikita nyo naman, makintab pa siya. At yung mga lettering niya, ano pa, sharp na sharp pa. Ayan, extreme defined sa taong 2006. Ngayon, diretso na tayo online. Ito guys, diretso na kayo sa eBay. Kung meron na kayo apps na eBay, ayan, type nyo lang yung 2006 1 piso Philippine coin. Ayan, scroll lang natin guys. Ayan, makikita nyo rito yung iba't ibang barya, yung mga old coins sa eBay. Hindi naman halos lahat, pero marami kang makikita ng old coins dito. Pero ito yung ating hinahanap na 2006. Ito, ano ito? Hindi siya 2006. Wala. Wala akong makita guys. Ayan, mukhang ito 1972. 2006, nasa pa na. Nako, mukhang mapapahiya ako nito. Scroll lang, huwag mawala ng pag-asa. Sa isa yun natin yan hanggat maubos. Wala. Yan lang. Wala ako nakita guys. So ganito na lang para di ako mapahiya sa inyo. Meron kasi nagsabi sa akin na dati lang, kamakailan lang, na ang 2006 na 1 piso ay yun na nga, semi hard to find. At meron na nagbebenta sa ibang bansa sa halagang 1,500. At hindi na pag-alaman guys, dito sa ating bansa, meron din akong nakita ng mga coin collector na bumibili ng ganitong mga semi hard to find na 1 piso coin.
Katulad ito nga 2006, bumibili po sila nito. Nagsisimula po sa halagang 100 hanggang 300 pesos. Depende po sa kondisyon ng barya. So yan, kahit wala po tayo nakita sa eBay, at least binigyan ko naman kayo ng idea kung magkano na ang halaga nito mabibili sa ibang bansa sa eBay at dito sa atin. Alright guys, ayan, hanggang dyan na lang po muna ang ating content ngayon, araw na ito. Maraming salamat po ulit sa inyo, sa inyong suporta. At ako, kung bago pa lang dito sa ating channel, huwag mo pong kakalimutang mag-subscribe at pinutin ang notification bell para palagi kang updated, guys. So, ayan na. Until next time, God bless you all. I'm out.